Nang magising si Bianca, hindi na siya nakaposas at di na rin nakatali ang kanyang mga paa. Ngunit wala pa rin siyang saplot sa katawan at ang isang puting kumot lamang ang nakabalot sa katawan. Tiningnan niya ang kanyang kamay at mga palapulsuhan. Nakita niyang medyo namamaga ang mga ito na sigurado siyang nakuha niya mula sa pagpipilit niyang makawala. Sinubukan niyang umupo ngunit kaagad siya napangiwi at napaigik na maramdaman niya ang hapdi ng kanyang pagkababae. And in an instant, biglang nag-replay sa kanya ang mga nangyari kagabi. Naalala niya kung paano siya umungol at makadama ng kakaibang sarap sa mga ginawa ng lalaki sa kanyang katawan. Kung paano siya sumuko sa demonyong iyon at kung paano bumigay ang kanyang katawan sa makamundong pagnanasa. Oh God, what have I done? Napaiyak siya nang maalala niya ang mga nangyari kagabi. Hindi dapat siya bumigay. Hindi niya dapat naramdaman ang mga naramdaman niya kagabi. She has a girlfriend for goodness sake. At pakiramdam niya, pinagtaksilan niya si Roxy. Kahit pa nga alam niya sa sarili niya na hindi niya ginusto ang nangyari. Pero hindi ko nga ba ginusto iyon? I was moaning and screaming that asshole's name. Hindi ba't parang ginusto ko rin yun? But damn, hindi dapat nangyari yun. Si Roxy lang may karapatan sa akin at sa katawan ko. Si Roxy ang mahal ko. Hindi dapat ako nagpaanod sa pagnanasa. Mas lalo siyang napahagulhol sa mga naisip. Kapag nalaman ito ni Roxy, sigurado siyang labis itong masasaktan. Okay lang sana kung patuloy niyang pilit na pigilan ang lalaki ngunit hindi. At sa halip ay kabaliktaran pa ang nangyari. At iyon ang hindi niya matanggap. Nakokonsensya siya. Nakokonsensya siya sa isipin ginusto din ng katawan niya ang mga nangyari. Kung kaya tinayaan niyang sariling umiyak na umiyak hanggang sa mapagod na siya. Hanggang sa kusa ng tumigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos niyang umiyak at pakalmahin ang sarili, nilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Kung ano ang mga nakita niyang gamit nung una, siyang magising sa silid na iyon, iyon pa rin ang mga nakita niya. Isang maliit na aparador at lampshade pa rin ang naroon. Wala rin kahit isang bintana dahilan upang walang pumasok na liwanag sa silid. Kaya hindi na rin siya nagtataka kung bakit hindi pa rin nakapatay ang lampshade na siyang tayong nagbibigay liwanag sa buong silid. At dahil walang bintana ang silid, hindi na niya alam kung umaga pa ba o gabi na. Dahan-dahan at maingat siyang tumango. At sa tuwing gumagalaw siya, napapangiwi siya. Ngunit pinilit pa rin niyang maglakad kahit na paika-ika siya dulot ng sakit na nararamdaman niya sa pagkababae niya. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang pagkalalaki ng walang hiyang na naman tala sa kanya. Kung sana'y may banyo lamang sa loob ng kwartong kanyang kinaroroonan, sana'y nakaligo na siya at nalinis na niyang katawan niya na pinagsawaan ng estrangherong lalaki. Gusto niyang alisin ang lahat ng mga bakas na iniwan ng demonyong iyon sa kanyang katawan. Kinuha niya ang puting kumot, pinulupot iyon sa hubad niyang katawan. And just when she is done wrapping the blanket around her naked body, saka namang bumukas ang pinto ng silid at nilawanan niya ang lalaki na mukhang kamumuhian niya habang nabubuhay siya. Lumakad papasok ang lalaki na hanggayon ay hindi pa nagpapakilala sa kanya. Sino nga ba namang kidnapper ang magpapakilala sa kinidnap niya? She thought. Nang makapasok ito ng silid, kagad itong isinara ang pinto. Binigyan na ito ng matalim na tingin. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, papakawalan mo na ba ako? Matapang niyang tanong dito habang hinihigpitan ang pagkakakapit sa kumot na nakapulupot sa kanyang katawan. Lumakad ito palapit sa kanya at hindi naman siya umatras. Dahil maliban sa pakiramdam niya ay mapapamura siya sa sakit kapag humakbang siya, ay gusto niya rin ipakita sa lalaki na hindi siya natatakot dito. Nang halos isang hakbang na lamang ang layo nito mula sa kanya, saka lamang ito tumigil. Hindi pa rin siya umatras at sa halip, sinalubong na matatalim niyang mga mata ang mapanuri nitong mga mata. "You cried," he said without any emotion in his voice. "What? Do you pity me now? Will you let me go now?" Matapang pa rin niyang sagot dito. He tried to reach for her face but she slapped his hand and gave him a deadly stare. "Don't you dare lay even a single finger of yours on me. Nandidiri ako sa'yo," she said through her gritted teeth. Ngunit ginisihan lamang silang lalaki. "Nandidiri ka sa'kin? After all that moaning and screaming last night, sasabihin mo ngayon na nandidiri ka sa'kin?" Anito sa kahumakbang palapit pa sa kanya at ganoon na lamang ang gulat niya nang ipalibot ito ang braso nito sa kanyang bewang. "Yes, I kidnapped you and brought you here without your consent. Pero anong nangyari sa atin kagabi? We both know na ginusto mo yun. You were moaning endlessly, Bianca. You were moaning and screaming as if you wanted for more.
Kaya huwag kang umarte na para bang hindi mo ginusto yun dahil alam mo sa sarili mo that you liked it. Na kahit tomboy ka, just as you claim, at may girlfriend ka, naapektuhan ko pa rin sa mga haplos ko. And you can't deny that. Pagpapatuloy nito na may ngisi pa rin sa labi. Umigting ang kanyang mga panga sa sinabi nito. Gusto niya itong sigawan, murahin at sampalin. Pero hindi niya magawa dahil nakakatakot man siyang aminin. Ngunit tama mga sinabi nito. Dahilan upang bumangon ang guilt na nararamdaman niya. Ngunit kahit ganun ay hindi niya pa rin yun pinapakita sa lalaki. She won't let see him how guilt is slowly eating her. Kaya naman ginisihan niya ito. Nabahagyan itong ikinagulat. Marahil ay hindi nito inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya. Maaaring nga tama ka, na tomboy ako, pero naaapektuhan pa rin ako sa mga ginawa mo sa katawan ko. Well, what do you expect? I still have this body of a woman. We both know it is a normal reaction. But you know what I realized? Na mas masarap pa rin talaga kapag girlfriend kong gumagawa sa akin ng mga ginawa mo sa akin. My girlfriend is better than you. Her fingers are better than your sword. She is a great lover compared to you na pino... Hindi na naituloy ni Bianca ang kanyang sasabihin. Nang bigla ay marahas siyang iniit siya ng lalaki sa kama dahilan upang maalis ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. You! Anak ka ng ina mo! Galit niyang sigaw. Tatayo sana si Bianca pero kaagad siyang kinubabawa ng lalaki. Pinned his hands above her head. Using his only one hand, saka nito sinipa ang kanyang mga binti upang maghiwalay. And using his free hand, he unzipped his jeans at ilabas ang dapat niyang ilabas. Gabriel. This demon's name is Gabriel. And this name is the name that you will be screaming every day and every night. Gabriel said through gritted teeth. Saka nito walang sabi-sabing ipinasok ang naguhumindig nitong espada sa kanyang lagusan na kanyang ikinasinghap. I'll show you who is the better in bed, Bianca. I'm gonna show you what my sword can do that her fingers can't. Anito saka ito marahas na umulos sa kanyang ibabaw na muli na naman niyang ikinasinghap. Damn! Marahas niyang pagmumura. Hindi pa nga nababawasan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa mga pinaggagawa nito. And here is this asshole again, using her ruthlessly. Pero ayaw man niyang aminin, nakakaramdam siya ng kaibang sensasyon habang patuloy itong umuulos sa kanyang ibabaw. It is the same sensation that she felt when he took her for the first time. Oh God! Hindi niya napigilang ungol because of the sensation that she is starting to feel. Nagahalo lang kirot at sarap na nararamdaman niya, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang sarap. At tila mas lalo pa nga itong ginaganahan nang marinig nito ang kanyang pag-ungol dahil mas bumilis pa ang mga ulos nito. Kung kanina ay mabilis na ito, ngayon ay mas trumiple pa ang bilis ng galaw nito dahilan upang maging sunod-sunod na ang kanyang pag-ungot. She knew that it wasn't right pero katawan na yan susunod. Wala na siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Kitang-kita niyang pagnanasa sa mga mata ni Gabriel. Ngunit kahit papaano, nahanap pa rin niyang matinong parte ng kanyang utak at sinubukan niyang manlaban. Please, stop! No! Ngunit nakagat na lamang niya ang kanyang ibabang labi when he roughly shoved his sword and hit something inside her that made her gasp. Tila nagustuhan naman ni Gabriel ang naging reaksyon niya. Now, that's the expression that I want to see, he said and thrust into that sensitive spot inside her again that made her breathless. Tell me, Bianca, who is the better in bed, huh? Who is better in bed? Who? Tell me! God damn it! He shouted impatiently. At hindi niya alam kung ano na namang sumapi sa kanya at naisagot niya ang hindi dapat na sagot. You! Lumuluhang sagot niya na ikinatawa ni Gabriel. Good answer, sweetheart, he said and kissed her roughly on the lips. His movements are going faster and getting rougher at alam niyang hindi magtatagal, mararating na niya ang rurok. Pagkatapos maglagay ng minhi, nanatili ito sa ibabaw niya at hawak pa rin to ang kamay niya na nasa kanyang uluhan. Hinihinga nito't pawis na pawis dahil sa pagod. Matapos ang ilang minuto, humiga na rin ito sa kanyang tabi. And when he hugged her, ay hindi rin niya na magawang iiwas pa ang sarili dahil sa pagod. He even kissed her forehead gently. But it did not take too long when she finally got back to her senses and her guilt finally kicks in. At unti-unti, kinain na naman ng guilt ang buong pagkatao ni Bianca. She felt like a trash. Sa pangalawang pagkakataon, bumigay na naman siya. Sa pangalawang pagkakataon, pinagtaksila na naman niya si Roxy. Hindi na niya alam ang nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na niya kilala ang kanyang sarili. And she hated that.
She needs to escape from him. She needs to get away from him. He is not healthy for her. He is not good for her. Isa pa'y kailangan niya rin malaman kung bakit ito ginagawa ng lalaki. Ano ba nagawa niya rito at ginagawa nito isa kanya? But whatever his reason is, it still won't justify what he did to her. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ni Bianca sa kanyang boses. Bakit mo ako kinidnap at bakit mo ako pinagsasamantalahan? Why are you hurting me? Why are you doing this to me? Bakit? Wala naman ako maalala na may ginawa ako masama sa'yo. I don't even know you, so why? Why are you doing this to me? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nang hindi ito nagsalita ay nagpatuloy siya. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba mga magulang ko at ang pamilya namin? May nagawa bang hindi maganda sa'yo mga magulang ko? May naging atraso ba sila sa'yo? If there is, then I am sorry, but I don't have anything to do with that. Wala akong kinalaman sa mga pinagagawa ng mga magulang ko. So please, let me go. May naghihintay sa akin. Who? Your girlfriend? Pagputol ni Gabriel sa kanya. Nagtagi sa mga bagang ni Gabriel na para bang hindi nito nagustuhan ang kanyang mga sinabi. He finally let her go at saka ito mapapatalikod sa kanya dahilan upang hindi na niya nakita pa ang madilim na ekspresyon sa mukha nito. Yes, she is waiting for me and she's probably looking for me now. So please, I don't care. Biglang sigaw nito na kanyang ikinagulat. You are not going home. You'll be staying here with me. Hindi ka uuwi sa kanya. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, Bianca. Dahil akin ka lang. Akin ka lang. Galit nitong saad sa kasiyad nito ni Lingon. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Ngunit kung galit ito ay mas matindi naman ang galit na naramdaman niya para rito. How dare he claim her? And so with gritted teeth, she said. Naririnig mo ba ang sarili mo? Are you out of your goddamn mind? I was never yours and I will never be yours. Hell, I don't even know you. Paano mo naman ako makikilala kung hindi mo man lang ako binigyan ng chance na magpakilala sa'yo? Muli na namang pagputol ni Gabriel sa kanyang sasabihin. You run away, Bianca. You run away. So tell me, paano ako magpapakilala sa'yo kung niliyasan mo na ako? May halong lungkot sa boses ito, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang lubos na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga sinabi nito. What the hell are you saying? Nagtatakang saad niya. Yes, I run away but that's because my parents wanted me to marry someone I don't even know. Ano namang kinalaman mo? She was not able to finish her sentence when realization hit her. You run away, Bianca. You run away, so tell me. Paano mo ako mapakakilala kung nilayasan mo na ako? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang kinabahan. Oh God! Nakaawa ang bibig ni Bianca na tinignan niya sa mga mata si Gabriel. Yes, Bianca. Tama ang naiisip mo. I am Gabriel Chris Anderson, your fiancé. Nanlaki ang kanyang mga mata and the disbelief can be written all over his face. No, this couldn't be. This is not happening, she thought. Ayaw tanggapin ang utak niya na laman niya. It couldn't be. Hindi maaari. Kaya nga siya lumayas dahil ayaw niya makasal sa lalaking gusto ng kanyang mga magulang. And now? You've got to be kidding me. Hindi pa rin makapaniwalang saad ni Bianca at umiling-iling. No, it can't be. This can't be happening. Believe whatever you want to believe. But I am telling the truth, Bianca. I am your fiancé. I already told you, you are mine. And I have to claim what is mine. And ito sa seryosong tinig. Umiling siya. Hindi magawang iproseso ng utak niyang sinabi nito. Kaya naman isang salita lamang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Why? Ang tanging nais sa tinig niya na para bang sa isang why na iyon, masasagot na ang lahat ng mga katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. Why? Pagulit ni Gabriel sa kanyang sinabi. Sa tingin mo, Bianca, bakit nga ba? Tanong nito pabalik habang matiim na nakatitig sa kanya. I am asking you kasi hindi ko nga alam. Gulong-gulo na ako. Bakit kailangan umabot sa ganito? Ayoko magpakasal sa iyo o sa kahit sino pa. Alam mo naman, hindi ba? Hindi ako gaya ng ibang babae. I am a lesbian, alam mo yun. At alam mo din na may ibang mahal ako. May iba na nagmamay-ari ng puso ko kaya nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Kakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pakawalan mo lang ako, please. Pagsasumamo niya sa binata, ngunit hindi ito natinag. Nasa mukha nito ang pagkadesperado at ang paninigurado. Sa huli, nag-iwas lamang ito ng tingin. Magbihis ka. May mga damit dyan sa cabinet na para sa'yo.
Pagkatapos mo magbihis, lumabas ka na so we could eat our breakfast. Anito na tila ba hindi nito narinig ang mga sinabi niya. At sa halip ay tumayo lamang ito. Inayos ang pantalon, saka tinungo ang pintuan papalabas ng silid. Nasa bukanan ng pintuan si Gabriel nang muli siyang magsalita. Please, pakawalan mo na ako dito. Hindi mo ako pagmamayari kahit kailan. Hindi mo ako magiging pagmamayari. I already belong to someone else. So please, just let me go. Please let me go. Let me go. Piping dasal niya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkadismaya niya sa naging tugon nito. No. Mariin itong sabi sa kasya nito nilingon. You will stay here with me, Bianca. Bigla itong umisi. Remember what I told you last night? The moment I laid my eyes on you, I already marked you as mine. And there is nothing you can do with that. You are mine, Bianca. If I have to impregnate you, I will. O sinimulan ko na nga pala kagabi. Anito saka naging seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. I won't let anyone take you away from me. No one can take you away from me. Tumiim ang kanyang mga bagang sa sinabi ni Gabriel at kumuyom ang kanyang mga kamao sa labis na galit. You asshole! Napakasama mo! Ang sama-sama mo, demonyo ka! Nagpupuyo sa galit niyang sigaw. He is a demon at di siya makapaniwalang gusto siyang ipakasal ng mga magulang niya sa ganitong klase ng lalaki. Bumalik ang ngisi sa mga labi nito. Tila natutuwa sa galit na nakikita nito sa kanyang mukha. Say whatever you want, Bianca. Murahin mo ko hanggat gusto mo. But that won't change the fact that you are stuck here with me. At huwag mo nang balakin pang tumakas dahil wala ka pa rin mapapala. So if I were you, just behave, Bianca, at sundin mo ang mga gusto ko. Hindi mo gugustuhin magalit ako. Anito bago nito tuluyang isara ang pinto, leaving her na nagpupuyo sa galit. Magalit ito kung gusto nito, but she won't just sit around at hayaan ng demonyong si Gabriel na paglaruan siya. Tatakas siya mula rito. Tatakasan niya ito. Ilang minuto din nakatunga nga lamang si Bianca, thinking of how to get rid of Gabriel at kung paano siya makakaalis sa kung saan mang lugar na ito na pinagdalhan nito sa kanya. Ngunit kahit anong piga niya sa kanyang utak, wala talaga siyang maisip. She needs to think of a plan. Kailangan niya makatakas mula rito. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip ng plano kung paano makakatakas mula kay Gabriel, Bianca decided not to get dressed as what Gabriel has told her. Nanginginig na tumayo siya at tinungo niya ang maliit na parador. Napapangiwi siya tuwing humahakbang siya, maliban kasi sa mahapdi ang kanyang perlas, nalalagkit din ang kanyang buong katawan. Hindi man lang niya ba ako papaliguin? Nakangiwi at naiinis na sabi niya, I am going to ask that demon later. She thought saka niya binuksan ang aparador at pumili ng mga damit na isusuot niya. Mabuti na lang at mga desente naman pala ang mga damit na pinili nito. Akala kasi niya puro malalaswang mga damit na makikita niya. In the end, she chose to wear a simple t-shirt and jogging pants. After she got dressed, tinignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Maliban sa namamaga niya mga labi dahil sa marahas na paghalik sa kanya ni Gabriel, maayos naman ang itsura niya at walang bakas na paggamit sa kanya sa kama. Nagustuhan mo rin naman yun. Umuungol ka nga, hindi ba? Anang kontrabida niyang isipan. Nagustuhan niya nga ba mga nangyari? Dapat pa bang itinatanong yan, Bianca? You were moaning endlessly. Ano sa palagay mong dahilan kung bakit ka na nalang mag-react ang katawan mo? Siyempre, dahil nagustuhan mo. Naririnig na naman niyang sagot sa kanya ng kontrabida niyang isipan. Oh God, nagustuhan ko nga ba? I admit na may kakaibang kalite at sarap ako nadadama sa aking pinagagagawa sa akin. Pero posible namang nadala lang ako sa tawag ng laman. Pero teka, parang ganun din naman yun, hindi ba? Ibig sabihin ba'y nagustuhan ko nga? Napamura siya sa kanyang mga naiisip. Hindi na talaga niya alam kung ano na nangyayari sa kanya. Aaminin niyang naaapektuhan siya sa mga ginagawa sa kanya ni Gabriel. Ngunit may kasintahan na siya. Mahal niya si Roxy and she cannot afford to hurt her. Anong mukha ang hiyaharap niya kay Roxy kapag nalaman itong inangkin ng isang lalaki ang kanyang katawan? And the worst thing is, her supposed to be fiancé is the one who took her virginity. Sigurado siyang labis itong masasaktan. Nagtatalo pa rin ang dalawang bahagi ng utak niya when the door of the room was opened by Gabriel. Napabaling ang tingin niya sa binata and there, she saw him, only wearing his boxers, looking at her with an emotion on his eyes na hindi niya kayang pangalanan o ayaw niya lang talagang pangalanan. Hindi niya gustong nakikita niyang emosyon sa mga mata nito, kaya naman ibinalik niya ang tingin sa salamin
at inayos ang mga buhok niya na tumatabing sa kanyang mukha. Naramdaman niyang pumasok ito sa loob ng silid. At kahit na hindi niya ito tinitingnan, nararamdaman niya ang presensya nito. Alam niyang papalapit ito sa kanya. Hanggang sa naramdaman ni Bianca na nasa likuran na nga niya ito. And then she saw him through the mirror, looking at her intently with the same emotion that she has seen in his eyes seconds ago. He is looking at her na para bang pati kaluluwa niya, nakikita nito and she doesn't like it. And she don't know why, but she stared feeling that again. Yung pakiramdam na tila nag-iinit ang kanyang katawan. Oh God, am I feeling lust towards this man? No, it's not like that. Hindi ganun yun. Kailan pa ako nakaramdam ng pagnanasa para sa isang lalaki? No, this is not lust. Siguro'y kinakabahan lang ako o nagagalit. But damn, why do I feel hot now that I know that he is just behind me wearing only his boxers? At bago pa niya mapigilan ang sarili, napatitig na siya sa hubad na dibdib ng binata. Down to his abdomen, pababa pa sa bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Don't tell me he is having a boner. Mabilis niyang naibalik ang paningin sa mukha nito. And there she saw him, grinning from ear to ear at alam na niya kung anong tinatakbo ng isip nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ilang beses na ba siyang napahiya sa lalaking to? The words that are coming out of her mouth is totally different from how her body reacts. And no, this is not her. She is not like this. Hindi naman siya ganito dati. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Ano ba ang ginawa ni Gabriel sa kanya? Did the guy cast a spell on her or something? Gabriel is not really good for her. He turning her into someone that she doesn't want her to be. The way she's acting right now is not her usual self. Pakiramdam niya ibang tao siya talagang hindi niya nagugustuhan iyon. She has to bring back her old self. She needs to bring back that Bianca that she was before Gabriel kidnapped her. Nang matapos siya sa pag-aayos ng kanyang sarili, agad niyang binaling ang kanyang tingin kay Gabriel na nasa kanya pa rin harapan at nakangisi pa rin. With an irritated look on her face, she asked, "Anong iningisi-ngisi mo dyan?" Lumawak ang ngisi nito. "Wala naman. It's just that I saw you staring at my body, especially at my, now, hard member. Kaya hindi ko mapigilang mapangisi. And oh, you look so cute when you are blushing, sweetheart," he said. And how she wanted to rip off his lips nang hindi na niya makita nakakailitan nitong ngisi. "Me? Blushing?" she said sa gapagak na tumawa. "You are just hallucinating, Mr. Anderson. Why would I even blush? Because of you? Baka naman nakakalimutan mo na kung ano ko. I am a lesbian. Isa pa may girlfriend ako and I love her. Kaya kahit ilang beses mo pa akong angkinin, that still would not change the fact that my heart, my body and my soul belongs to somebody else. Kaya kung ano man ang pinaplano mo, mabuti pa wag mo na lang ituloy. Dahil makuha mo man ang katawan ko, hinding-hindi mo makukuha ang puso ko," she said without blinking and without taking her eyes off him. Nawala ang ngisi nito at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. "Ako ang tipo ng tao na hindi kagad sumusuko, Bianca. Kapag ginusto ko, makukuha ko. And you won't be an exemption to that. Sisiguraduhin ko mapapasakin hindi lang ang katawan mo, kundi maging buong pagkatao mo," he said. Ramdam niya ang kumpiyansa sa boses nito, dahilan para muli na naman siyang pagak na tumawa. "You sound so confident. Do you really think nahahayaan kong sarili kong magpaangkin sa'yo? After everything that you've done to me, sa tingin mo talaga hahayaan kong sarili kong mahulog sa isang demonyong katulad mo? Tell me, Mr. Anderson, ano ba talaga motibo mo? Why do you want to marry me? Why do you want me so much? Is it because of my parents? Did my father ask you to do this? O baka naman para sa kumpanya ninyo? Para ba sa pera?" Mapait siyang umiti. "Ganun ba talaga kahalaga para sa inyong pera na nagagawa niyong gawin sa akin to? Nasaktan ako sa ganitong paraan. Ganun ba talaga kahalaga para sa mga magulang kong pera para pilitin ako sa isang bagay na hindi ko naman gusto? Ganyan ba talaga kahalaga sa iyong pera na nakuha mo na nga akong kidnapin at ilayo ako sa taong mahal ko? Ganun ka ba talaga kagahaman sa pera, ha?" Galit niyang sigaw dito. She can't control the pain and anger that she is feeling right now. She is hurt. She is in pain. She is broken. Nakita niyang pagbakas ng lungkot at pait sa mukha nito. Ngunit sandali lamang iyon dahil bumalik ang seryosong ekspresyon nito. "You don't know anything, Bianca. Kaya wag mo akong husgahan. Wala kang alam kaya wag mo akong paratangan." Anito sa kasya nito tinilikuran. "Lumabas ka na kapag tapos ka na mag-ayos ng sarili," he said bago itutuloy ang lumabas na ng silid. Natahimik si Bianca. Gabriel somehow looked hurt.
Siya pa ngayon ang nasasaktan after everything that he did to me? She said sa Kasia umiling-iling na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Nang makalabas siya sa gilid, ay ang sala kaagad na nakita niya. She looked around and Gabriel was nowhere to be seen. Where is that demon? Oh well, kung nasan man siya, sana doon na siya manatili at wag na siyang bumalik pa. Pabulong niyang saad. Dahan-dahan at paika-ika siyang naglakad. Naalala niyang sinabi nito that they are going to have breakfast kung kaya tinanap na niya ang dining room. At habang hinahanap niya ang dining room, hindi niya napigil na bigyang pansin ang bahay. Hindi naman ganun kalaki ang bahay, but the interior design of the house looked amazing and expensive. Halatang pinagkagastusan ang bahay, at dahil nga hindi naman ganoon kalaki ang bahay, mabilis niyang nahanap ang dining room kung saan niya nakita ang isang parehang lamesa na may pagkain na kahain. Lumapit siya sa lamesa, mukhang hindi pa nagagalaw ang mga pagkain, indikasyon na hindi pa kumakain si Gabriel. Nilingon niya ang bukanan ng kusina, wala pa ring bakas ng binata. Nang tignan niyang muli ang mga pagkain nasa lamesa, tumunog na ang kanyang sikmura. Hudyat na talagang gutom na siya kaya naman kaagad siyang humila ng silya at umupo doon and started to eat. Bahala na si Gabriel kung nasan man to. Basta siya, kakain na para magkaroon ng laman ang sikmura niyang galit na galit. These are bacon, hotdog and egg na nakahain sa lamesa. Meron pang kape ngunit hindi na ito mainit at malamang kanina pa itong tinimpla. Pagkatapos niyang kumain, kaagad niyang hinugasan ang kanyang mga pinagkainan. Matapos hugasan ang mga pinggan, tumungo siya ng sala at umupo sa isang single sofa. Gusto pa niyang magpahinga para naman mabawasan ang kirot na nararamdaman niya sa buong katawan niya, lalo na nga sa kanyang pagkababae. Nilibot niya ang tingin sa sala ng bahay. Again, she was mesmerized by how amazing the interior design of the house is. Kahit ang mga kagamitan ay mukhang mamahalin. The sofas, for example, even the tables, the vases, especially the paintings that are hung in the walls ay sigurado siyang mamahalin. Pero napatigil siya sa pagtingin-tingin sa bahay nang dumako ang kanyang tingin sa isang pinto. Sigurado siya ang pinto na iyon ang pinto palabas ng bahay. Bumangon ng pag-asa sa kanyang puso. Maaring makatakas sa siya mula kay Gabriel. She looked around the house again. Still, no traces of Gabriel. This is her chance. Kung kahit wala lang pagdadalawang isip na tinungo niya nakasarang pinto. Kahit nananakit pa rin ang katawan niya, ay hindi niya iyon ininda. Nang marating niya ang pinto, pinagpapasalamat niyang hindi nakalock, ay mabilis niya iyong binuksan. But as soon as she opened the door, nawala ang pag-asang naramdaman niya. Mapait siyang napangiti. Gabriel really made sure na dalhin siya sa isang lugar na hindi siya madaling makakatakas. Wondering where he brought her? Sa isang isla. Sa isang isla na hindi niya alam kung saan at kung saang parte ba ng Pilipinas. Damn you, Gabriel! She shouted in frustration at napaupo na lamang. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. At nang sa tingin niya ay kalmado na siya ay tumayo na siya. Magpapahinga na lamang siya. Total mukhang wala rin naman siyang mapapala. Mag-iisip na lamang siya ng iba pang paraan para makatakas. Magmamakaawa siya o kahit magpapaalila siya kay Gabriel. Kahit ano ay gagawin niya, makalayo lamang siya mula rito. Ngunit nang biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, napatingin siya sa dagat. The sea looked so calm, peaceful and inviting. Tila ba inaanyayahan siya nito? Muli na naman siyang napabuntong hininga. She is starting to get depressed because of what is happening to her. And it looks like the sea can ease her worries. Napagdesisyonan niyang lumabas ng bahay. Naglalakad siya sa puting buhangin ng napaalamang. She is also enjoying herself na binabasa ang kanyang mga paa sa dagat. Tumingin-tingin din siya sa dagat. Nagbabaka sakaling makakita siya ng kahit isa lang na bangka. But unfortunately, she did not see anything. Kahit si Gabriel hindi niya makita. Asa na kaya ang lalaking yun? Medyo malayo na rin kasi narating niya. But there was no signs of Gabriel. Naglakad-lakad pa siya na makakita siya na isang bulto ng tao na nakaupo sa lilim ng isang puno ng buko. Nakatagilid ito at nakatingin sa dagat. Lumakad siya papalapit dito at nang ilang dipan na lamang ang layo niya, nakilala na niya ito. It is Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit dito, make sure that she is not creating any noise. At hindi niya alam kung nagtagumpay ba siya sa hindi paggawa ng ingay dahil hindi na siya napansin ito o talagang malalim lamang ang iniisip nito na hindi na nito napansin nakalapit na siya. At dahil hindi pa rin siya nito napapansin, nagkaroon siya ng pagkakataong titigan ang mukha nito. Ngayon lamang niya napansin at Gabriel is one hell of a good looking man. Makakapal ang mga kilay,
Mahahabang pilik mata, matangos na ilong at kulay rosas na mga labi. But what makes him really attractive is his chiseled jawline na talaga namang nakaw pansin. He is a gorgeous man dahilan para magtaka siya kung bakit pumayag na magpakasal sa kanya. Gayong napakagandang lalaki nito, sigurado siyang maraming babae nagkakandara pa dito. Kaya bakit pa ito nagpapakahirap sa kanya? Napailing na lamang si Zah sa sarili niyang mga tanong, as if namang masasagot niya ang sarili niyang mga katanungan. Nang hindi pa rin siya nito napansin ay ang peking ubong dahilan para makuha na niyang atensyon nito. Napalingon ito sa gawin niya. Bahagya pa itong nagulat na makita siya na nasa tabi lamang nito. "Kanina ka pa dyan?" he asked nang makabawi na ito mula sa pagkagulat. Umupo muna siya sa tabi nito sa kanya ito sinagot. "Medyo, kaso hindi mo naman ako napansin. Mukhang malalim kasi ang iniisip mo. Nagsisisi ka na ba sa mga ginawa mo sa akin? Iniisip mo bang pakawalan na ako?" tanong ni Bianca pabalik nang hindi tumitingin dito. Ang totoo, gusto niyang sampalin, sapakin at murahin ang lalaki pero masyado pang pagod. Hindi lamang ang katawan niya kundi ang utak niya, kaya't pinili niyang kumalma muna kahit papaano. Wala siya nakuhang sagot sa lalaki. Bumuntong hininga siya. "Hindi ka kumain," she said pagkaraan ng minutong katahimikan na bumalat sa kanila. "Why? Na-disappoint ka ba na hindi tayo magkasabay na kumain?" Pilyo nitong saad saka nakangising nilingon siya. "Asa?" Sagot naman niya rito sabay irap na kinatawa lamang ng lalaki. Pagkatapos niyon, pareho na silang natahimik. Ang mga mata nila'y nakatuon na lamang sa dagat. Dinig na dinig ni Bianca ang ingay na nilikha ng alon sa tuwing humahampas ito sa dalampasigan. Maging ang huni ng mga ibon, klaro niyang narinig dahil sa napakatahimik na paligid. The island is a paradise. Ganitong mga lugar ang gusto niya. Tahimik lang, hindi maingay at hindi magulo. Nakaka-relax. Pansamantala tuloy niyang nakalimutan na may galit siya sa lalaking katabi niya. She was just enjoying the view and the silence nang biglang magsalita si Gabriel na habagyang nakapagpakulat sa kanya. "Bianca, alam kong malaking galit mo sa akin o baka nga siguro kinamumuhian mo na ako." He started. "I'm sorry if I did those things on you. I'm sorry if I forced you. I'm sorry for hurting you. I know a simple sorry won't be enough but that's the only word I can say." Pagpapatuloy nito, hindi naman siya nagsalita at pinakinggan lamang ito. Ngunit nang maramdaman niya ang paghawak ng kamay nito sa kanyang kamay, napatingin siya rito. And there she saw him, looking at her with eyes that is full of guilt. "Alam ko na imposibleng mapatawad mo ko at kalabisan na kung huhingi pa ako ng pabor. But this is the only way I know para maiparamdam ko sa iyo ang nararamdaman ko," Gabriel said. Ramdam niya ang sinseridad sa boses nito. Nanatili siyang tahimik lamang at naghihintay sa sunod pa nitong sasabihin. Huminga muna ito ng malalim saka nito itinuloy ang gusto nitong sabihin. "Can we stay on this island for a month?" he asked with hope written all over his face. "Why?" was all she could say. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin niya. Just looking at his face that is full of hope made her speechless. May epekto talaga sa kanyang lalaki at hindi na niya ikakaila iyon. "Because I wanted to know what I really feel for you. I wanted you to feel the feeling that I'm feeling towards you, Bianca. Just for a month. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang nararamdaman ko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung anong tunay kong intensyon sa pagbayag sa kasalang ito. Just for a month, Bianca. Isang buwan lang. At kapag ayaw mo pa rin magpakasal sa akin, pangako, iuwi na kita at hayaan na kita. Hinding-hindi na kita guguluhin pa. Pangako yan, Bianca." He said as he cupped her face. Maraming emosyon siya nakikita sa mga mata nito, ngunit mas nangingibabaw doon ang isang emosyon. Ang emosyon na nakikita niya tuwing nakikita niya si Roxy. Ang pagmamahal. He is looking at her as if he really loved her and she is the only girl that he wanted to be with for the rest of his life. Hindi niya alam pero biglang lumakas ang tibok ng puso niya dahil sa mga tinging iyon. At sa hindi niya namalayang dahilan, napatango na lamang siya. Hudyat na pumapayag na siya sa gusto nito. Bumakas ang saya sa mukha ni Gabriel dahil sa naging sagot niya. Parang hindi ito makapaniwala na pumayag siya sa hiling nito. Talaga? Paninigurado pa nito na parabang hindi talaga ito makapaniwala na pumayag na siya. Bumuntong hininga siya. Oo, pumapayag na ako. Isang buwan lang, Gabriel. Isang buwan. At kung di pa rin magbago ang kagustuhan kong hindi magpakasal sa'yo, iuwi mo na ako at hindi mo na ako guguluhin pa. She answered with a serious face. This could be a chance for her to finally get away from him.
If she just behave and do whatever he wants, maaaring makalalis na siya ng isla na to at makalayo na siya rito. Tumangutang ko naman si Gabriel habang may nakaukit pa rin ang ngiti sa mga labi nito. One more thing, Bianca. Anito pagkaraan ng ilang segundo. Aba, umaabuso ka na. Iisa ka pa talaga? She said at inirapan ito. Ngunit tinawanan lamang silang lalaki. No, last na to. Anito habang tumatawa. Fine, what is it? Nababagot niyang sagot dito. Habang nandito tayo, please. Don't hold back, Bianca. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Sundin mo ang sinasabi hindi lamang ng katawan mo, kundi pati na rin ang puso mo. He said with a sweet smile on his lips. And for some reason, napapangiti na rin si Bianca. Siguro yun na nga ang dapat niyang gawin. Isang buwan lang naman. At sigurado siyang pagkatapos ng isang buwan, si Roxy pa rin ang pipiliin niya. And after that, makaka-uwi na siya at hindi na siya guguluhin pa nito. Thinking those things makes her feel excited. How she wanted to go home and see Roxy. She can't help but smile while thinking of the beautiful face of Roxy. Pero nang mapadako ang kanyang tingin kay Gabriel, bigla namang lumakas ang tibok ng puso niya. Good heavens! Mukhang hindi niya yata masusunod ang huling sinabi ni Gabriel. Paano niya susundin ang puso niya kung nakakatakot ang pinapahiwatig nito? Sa loob na isang buwang pananatili sa isla, magawa kaya ni Gabriel na magbago ang desisyon ni Bianca sa pagpapakasal nito sa kanya? Mahulog kaya ang loob ni Bianca sa binata o mas piliin pa rin niya ang kasintahan niyang si Roxy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.